Hi, Water Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi lahat ay makakrelate, so be open-minded. Tingnan po natin kung ano yung mensahe sa iyo ngayong araw. Tingnan natin. This is for you. Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Para sa iyo to, Water Signs. Okay. Mayroon tayo ditong Thunderbolt. So, maybe may pinagdaraanan kayo ngayon, nandiyan kayo sa darkest moment ng life nyo, Water Signs. Or sabi natin na may mga unexpected things na mangyayari sa iyo ngayong araw or bago matapos ang March celebration. Okay, so kung ano man itong pinakaharap mo, huwag kang magpadala sa emosyon mo. Huwag kang magpadala sa takot kung yan yung nararamdaman mo. Kasi mayroong blessings na paparating sa iyo dito. May mga taong naghihintay sa iyo, Water Signs. Oo, yung iba kasi sa inyo, ayan o, diba? Very calm kayo sa outer, pero inside, halos gumuho na yung foundation nyo. Halos mag-breakdown na kayo. So, iba po sa inyo, baka kailangan nyo ng makakausap. Or kailangan nyo ng makikinig sa inyo, Water Signs. Three of Cups, so yung iba po sa inyo, baka na-involve kayo sa third party. Pero pwede rin, hindi naman kasi yan, third party lang. Pero kasi meron talagang gumuho dito. Siguro may nalaman kang parang revelation. May revelation sa'yo. Hindi mo to inaasahan. Kasi nga, ito unexpected things kasi itong The Tower. So, tignan pa natin ano pa yung mensahe sa'yo today. Mensahe pa po natin ngayong araw para kay Water Sign Spirit Guide. Elevate your energy. Yes. You are healing. Dito muna tayo. Your thoughts are vibrations that attract positive or negative energy. So kung nandito ka ngayon, Water Signs, salain mong mabuti yung mga iniisip mo. And make sure na yung mga naiisip mo ay nakakapag-encourage sa'yo na magpatuloy sa life, na magpatuloy sa kung ano yung ginagawa mo. Kontrahin mo kapag nafe-feel mo na negative na yung nararamdaman mo o yung mga naiisip mo. Notice your current emotional state. Clear any negative through conversation, movement, breathwork, prayer, meditation, and so on. So, kung ano ba yung nakakapag-relax sa'yo tuwing ginagawa mo, tuwing nagkakaroon ka ng anxiety attacks. So, yung iba po sa inyo ba, kailangan yung magdasal, kailangan yung huminga ng malalim, pag nagkakaproblema ba kayo, nag-stress eating ba kayo, ayan. So, baka, ayan, kumain po kayo ng chocolate para sumaya naman kayo. Then guide your thoughts back to love and abundant possibilities. When you elevate your energy, you attract abundance, health, and prosperity in your life. So if you want to attract positivities pagdating sa inyong life, elevate your energy. Huwag niyong hayaan na maging low vibrational kayo. Kasi pag dumating kayo sa point na yan ng buhay nyo, puro negative talaga yung darating at puro negative yung maiisip nyo. So, kayo lang din po yung makakatulong sa sarili nyo. So, tulungan nyo yung sarili nyo. You are healing. Healing happens in season. It can't be rushed or forced to fit a schedule. So, often, we curse the seeds that haven't taken root, failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight, and care. O, diba? Kung gusto mong mag-heal, alagaan mo yung sarili mo. Diba pag may sugat tayo, pinabayaan natin? O kaya naman, tinakpan natin ng maduming tela, ng kung ano man. Diba hindi siya gumagaling? So, alagaan mo din yung sarili mo. Protektahan mo. Protect yourself.
bullying ourselves blocks regeneration. Yun. Minsan nga, water signs, pag may problema kayo, kayo pa yung nagsiself-sabotage sa sarili nyo. Diba? So, instead na, kunwari, may pinagawa sa'yo, tapos sasabihin mo, hindi mo kaya. Sabihin mo sa sarili mo, kaya mo. Also, sometimes, the healing we're focused on isn't the healing that's taking place. There's a much deeper healing going on. Be patient, dear one, you are healing. So, minsan, diba, meron tayong mga traumas na parang tinago natin sa kasuluk-sulukan ng mga utak natin. Pero, yun pala, nagtitrigger siya or bumabalik siya. Pero, we are not aware. So, maybe yun yung mga unang nag-heal or siguro yun yung kailangan mong i-heal, water signs, para maging fully recovered ka. Pagdating dito sa mga sugat na natamu mo from your childhood to your adulthood. So, tignan pa natin kung ano yung blessings na paparating sa'yo. Ano pa po yung blessings na paparating kay Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio? A blessing to find your way. So, meron bang naliligaw ng landas dito? Or sabihin natin na, ayun nga, feel nyo down na down kayo. Do not worry. You are being guided. Igaguide ka ng iyong consciousness, ng iyong intuition ni universe, ni God, and ng iyong spirit guide. Huwag kang mawala ng pag-asa, water signs. Kung ano man itong kinakaharap mo, mabibigyan mo yan ng solusyon. At mayroong solusyon dyan. Hindi pa huli yung lahat. Tignan natin, ano pa yung blessings na paparating sa'yo, water signs. So, iba sa inyo talaga, water signs. Meron kayong mabigat na pinagdaraanan. Siguro, hindi lang yun alam ng ibang tao. Sinasarili mo lang. Alam mo yun, kasi iba sa inyo, ayaw nyo makaabala. Pero alam nyo, okay lang mang-abala kayo. Diba? At least, malabas nyo man lang yung kahit katiting na nararamdaman nyo. Kasi napakahirap po pag hindi nyo nalabas. It's either mag-breakdown na lang talaga kayo. Diba? Or kung ano pa yung magawa nyo, lighten your load. Diba? Gagaan yan. Kung ano man itong pinapasan mo, pinoproblema mo, gagaan yan. Basta, ang kailangan mo kasi ngayon is support system. Yun yung nakikita ko sa'yo. Kasi ito, friends to, oh, friends din yan. So, yun. Kung meron kang makakausap, water signs, do it. Siyempre, oo. Mafe-feel mo naman yun eh kung ayaw kang kausap ng isang tao. So, huwag mong pilitin. Okay? Pero dun ka, piliin mo yung taong kakausapin mo. Mararamdaman mo yan kung gusto ka bang kausap ng taong to, kung gusto ka ba niyang tulungan, etc., etc. Ayan. So, syempre kasi, di ba, alam naman natin na busy din yung ibang tao. Kaya ngayon iba sa inyo, ayaw niyong makigulo. So, siguro ganito na lang gawin nyo. Kung meron kayong pinagdaraanan, tapos walang gustong makinig sa inyo, o yun yung nafe-feel nyo, ang gawin nyo is isulat nyo sa isang papel yung lahat ng sama ng loob nyo or lahat ng gusto mong sabihin, sunugin mo tapos itapon mo sa tubig. Yun yung gawin mo. Para kahit papano, ma-release mo yung mga negativities, ma-release mo yung bigat na dinadala mo. Okay? So, tignan natin kung ano pa yung paparating sa'yo. Ano pa po yung paparating kay Water Sign Spirit Guide ngayong araw? Or kung kailan niya ito mapanood, okay lang po yun, Spirit Guide. Ano po yung paparating kay Water Signs? Water Signs, ano yung paparating sa'yo? Cancer, Pisces, Scorpio. The railroad forecast, a long journey. Meron tayo ditong number 41. Roses indicate beauty and drug health. So, iba sa inyo, inip na kayo. Naiinip kayo dito, water signs, parang meron kayong gustong puntahan. Meron kayong gusto, parang gustong-gusto nyo nang umuwi yung iba sa inyo. Siguro nasa malayo kayo. Naapektuhan na yung health nyo. Tingnan mo, oh. Meron tayo ditong 9 of spades or this is 9 of swords. So, iba sa inyo, nakakaranas kayo ng stress, ng depression, ng anxiety. Parang lahat na talaga nasa inyo.
Yun yung nafe-feel nyo. Meron tayo ditong number 20, the lilies forecast a happy life but sorrow if surrounded by clouds. Pero wala naman tayong clouds dyan. Okay? So, huwag kayong mag-alala, makaka-uwi din kayo. Makaka-uwi kayo ng safe. Sabi nga, a blessing to find your way. Siguro, maghanap ka ng way para mawala yung iyong nararamdaman. Or sabi natin, yung bigat na nararamdaman mo para mabawasan siya. Maghanap ka ng way. Maghanap ka ng outlet, ng other outlet, ganyan. Water signs. Para hindi ka malubog, hindi ka malunod sa mga problema mo. O yung iba sa inyo, nahihiya na kayong humarap sa ibang tao. Oo. So, pataasin nyo din, palakasin nyo yung inyong self-esteem. Okay? Tignan natin pagdating sa iyong finances, ano yung paparating. Pagdating po sa finances ni Water Sign Spirit Guide, ano po yung paparating? Pagdating sa finances ni Water Signs, mayroon tayo ditong 5 of Pentacles and 3 of Wands. Okay? Yung iba sa inyo, hindi ko alam kung may pinaplano kayong business, pero wala kayong, ano to? Wala kasi kayong puhunan. So, hindi nyo maumpisahan ito. Yung iba naman po sa inyo, hindi ko alam kung ano tong gusto nyong ipagawa. Hindi nyo din siya maumpisahan dahil wala kayong pera. So, dapat matuto na kayo, water signs, na magtipid, mag-invest, and ayan, hanapan nyo. Kasi meron kayong pinagpaplanuhan dito. Actually, kailangan mo na siyang gawan ng aksyon. Siguro kapagdating to sa iyong kaperahan, tignan natin, meron tayo ditong 6 of cups. So, para to sa mga anak mo, yung iba sa inyo, parang insurance yata to, water signs. Parang naloko yata kayo. Ayan, o kaya sabi natin na may inaayos kayong papers para sa mga anak nyo or mas nakakabata sa inyo, tapos naloko kayo. Tingnan natin. Justice will be served, huwag kayong mag-alala. Kaya lang maging matalino ka dito sa paggastos ng iyong kaperahan. Actually, yung iba naman sa inyo, maganda naman yung kaperahan nyo. Hindi nyo lang talaga alam kung paano ba gagamitin, saan ba gagamitin. So, kailangan nyo magplano dito. Kasi, pag hindi kayo nagplano, yes, madami ngang papasok sa inyo na pera or may pumapasok ma sa inyo na pera pero mawawala lang din yan or mauubos lang din yan. Kasi nga, wala kayong plano, wala kayong concrete plan. Ayan. So, tignan naman natin para sa mga ano to? Para sa iyong career pala. Ayan. Para sa iyong career. Meron tayo ditong 8 of Pentacles. O, diba, masipag naman kayong trabahador. Masipag kayo pagdating sa inyong career. Actually, yung iba nga, ayun. Sa inyo ko ba nasabi yung may trust issues? Ah, hindi. Kay water sign. Ay, kay fire signs pala yun. So, ayan o, 8-8. O, siguro, madalas ka makakita ng number 88. Or 8 is your lucky number. Oo, mabilis yung pasok ng pera sa inyo, actually. Okay, di ko alam kung ano itong pinoproblema mo. Pero, yung iba sa inyo, hindi na kayo masaya sa career nyo. Parang gusto nyo na talagang umalis. Siguro ito yun, no? Siguro toxic yung mga kasama mo, ganyan. Instead na nagtutulungan kayo, ang nangyayari is, naghihilahan pa kayo pababa or hinihila ka pababa. Water signs nitong mga kasamahan mo. So, mag-ingat ka na lang. Oh, mag-ingat ka dyan sa mga kasamahan mo sa trabaho. Kasi, sabi nga, di ba, trust no one. So, talagang ganun yung gawin nyo. Huwag kayo magtiwala basta-basta. Okay. So, 8 of Wands. Ang daming blessings na paparating sa'yo. Mabilis to. Very exciting things. Yung iba sa inyo naman pagdating sa trabaho. Parang sabihin natin na sa umpisa, okay na okay kayo. Tapos hanggang sa naboboard na kayo. So, hanapin nyo talaga siguro kung saan kayo masaya or kung ano talaga yung gusto nyo. Para pag dumating yung point na nakaka-board na yung trabaho nyo, hindi kayo ma-board. Or siguro nga, find a way, diba? Para mas maging exciting dyan pagdating sa inyong trabaho or sa mga ginagawa nyo. Tignan naman natin pagdating sa iyong love life. Pagdating po sa love life ni Water Sign Spirit Guide, ano po yung mensahe natin?
Pagdating sa love life ni water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide, ano po yung mensahe natin? Meron tayo ditong passion and engagement ring. So, yung iba po sa inyo, ayan, malapit na yata kayong ikasal. Insane chemistry, like each other equally, having fun, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, and union. Okay, yung iba sa inyo, kaya gustong-gusto nyo na ding umuwi, kaya nai-stress kayo dito kasi, ayan, miss na miss nyo na yung person nyo. Tingnan pa natin. Ano yung mensahe, Spirit Guide? Ano pa po yung mensahe? Meron tayo ditong communication is key. Ayan, mukhang nag-aaway na kayo nitong person mo. Yung iba po sa inyo, maaaring pinagbibintangan kayo, ganyan, na wala talaga kayong sabi, wala ka talagang pakisakin, ganyan, di mo talaga ako mahal. Alam mo, instead na dapat nagkakaintindihan kayo, nagiging okay yung communication nyo. Diba, ang nangyayari, nagiging frustrated pa kayo pag nag-uusap kayo. Kaya yung iba sa inyo, maaaring may kinakat din kayo dito na communication. Oo, though mahal na mahal mo yung person mo, pero kasi meron kang gustong iparealize sa kanya. Oo, tignan natin. Spirit Guide. Ayusin nyo yan, yung communication nyo. Kasi nafe-feel ko water signs, kung babae ka, ikaw na yung gustong makasama nitong person mo. Kaya lang, dahil sa nangyayari, baka nga may magulo, or magulo yung communication nyo ngayon, yung iba sa inyo, di naman lahat, is medyo nagdadalawang isip yung taong to. Kaya siya nai-stress pagdating dito sa relationship nyo. Tingnan natin. O kaya pagdating sa trabaho niya, naapektuhan. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. So, ano ba yung tingin mong tama pagdating dito sa relationship nyo? So, yun yung gawin mo. Yung makakabuti sa inyong dalawa. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. So, yan yung sinasabi sa inyo ni Spirit Guide, ni Universe. Kailangan i-accept nyo yung isa't isa. Yes, nobody's perfect. Diba? Instead na lagi mong kinikriticize yung person mo or lagi kanya kinikriticize or kinikriticize nyo yung isa't isa, enough. Itigil nyo yan. Mas maganda is pag-usapan nyo ng maayos. Sabi nga, walang problemang hindi maayos sa mabuting usapan. Pag hindi naayos sa mabuting usapan, ibig sabihin, baka hindi kayo para sa isa't isa. Diba? Kasi walang gustong magbaba ng pride, walang gustong magbigayan. So, yan lang po yung mensahe sa'yo ngayong araw, air signs. Water signs, maraming salamat po. And see you again on my next video. Enjoy the rest of your weekend. Bye-bye!